i-share ko yung journey ko because I'm doing this, first of all, for myself. I'm doing this also for those who believe, for those who understand me, for those who are impacted by my story, my journey. And marami sa inyo na parang when they saw my video, they felt seen. They felt na, oh, I'm not alone. Meron din palang miserable. Meron palang may problema. And nobody in the public, or at least wala masyado in public, that are doing this. And people on social media are just showing off their highlights. But in reality, they're also miserable. They just don't show it. In this life, we will all have troubles. We will all have misery. And that's just it, because we live in a fallen world and it's not gonna end until bumalik si Jesus Christ to wipe away our tears. So, kung ano man yung kaya kong gawin in my own to bring awareness that may mga ganito, no matter how successful may you look, if you find there is a God-shaped void in our hearts, if you find that void sa ibang bagay, you will always be miserable. Hi guys, so this is my fit, and of course I have my not so Kelly from Plastic. This is size 22, and ang kaibahan niya sa 19, meron siyang ganito, and of course mas mababa yung strap and mas deeper and malaki to. Pero ayan siya. Hey, lucky, anong ginagawa mo dyan? So yun yung outfit ko. Ganda, no? Kanina naka-shorts ako, pero ngayon para mas chic. Nakapansin mo. So, tara, punta pala tayong Okada para mag-dinner. So, let's go. My last name fits you better. When I'm with you, there's no pressure. I miss your worn-out sweaters. Weather couldn't compromise our love. I spent too much time on us. And I think you got me stuck on love. We're done eating. Ang sarap ng food namin. Pasokan na lang. Salamat and... Ba't ang sinabi? Secret lang yun. Sarap. Joke lang. It's not a secret. Eh, ko pala. Dom? Why you're so cute? Makasya na yung poke natin. Kaya nga. Ang cute. Ah, kaya pala. Time check, it's 11:31 and I just had another episode. The last episode na may ganito was 2 years ago. It caught me by surprise. I thought hindi na to mangyayari, pero ito nangyayari. Nangyayari ulit. I'm not gonna like elaborate kung ano yung dahilan, but I was triggered very, very badly. I felt so attacked na yung instinct ko, kumbaga yung left brain ko, na kick out of my brain. So there's so much fear na naramdaman ko kanina na yung instinct ng katawan ko was magwala. Sumigaw, magbasag. And nabitin ako, honestly, parang walang nabasag. So parang sabi ko, gusto ko pa magbasag. So yun yung physical manifestation ng intense fear na nararamdaman ko. And it felt like a failure. Although I know that this happens, no, na even if you heal, may mga instances talaga na bumabalik. Nagulat din ako. Pero yung ending, gusto akong dalhin sa mental hospital. Feeling ko, hindi naman ako makifix ng mental hospital. Pero for the sake of cooperation, asama ako. I actually know what to do. That is to parang process yung inner child. But it seems that may gustong gawin. So, okay lang.
hindi ko pa actually napaprocess yung inner child ko, bakit ganito, kung saan galing to. It's very important na ma-name ko yung emotion, and yung emotion na naramdaman ko was intense fear. That my reaction was to fight. Fight, flight, or freeze. Ginagawa ko lang to para makita ko din yung progress ko in the future, kasi alam ko, there is healing somewhere. I will be healed. Yung iba hindi maintindihan na, ano ba yan? Video. I'm not doing this for you. I'm doing this for me. So that when the time comes, I am fully healed, I will get to see the progress from where I started and the ending. So I'm not gonna talk about my feelings anymore other than fear, because it doesn't make sense. You might not be able to understand me. But yeah. Yun lang. I'm checked. It's still 45 and nag-makeup ako. Naligo na rin ako. I tried my best na hindi magmukha miserable. Basa pa yung hair ko pero tinatamad na akong mag-blower. Okay, I know that's not the best. I'm wearing a suit because I'm taking this as a serious business. It's not a kind of business na I'll gain financial profit, but it's a kind of business that I'll gain peace, other forms of profit. While I'm doing my makeup, I had this discussion with parang devil's advocate, parang shaming me and accusing me and threatening me na parang, oh, you're doing something stupid. Why are you filming this journey? Parang, it's not nice to see. But naalala ko parang when I did my first breakdown vlog, I was really questioned. I-share mo daw sa mga close friends mo, not in public, whatever. And she's allowed to have her own opinion about me. Kung yun yung journey niya, kung yun yung journey nila, fine, that's their journey, it's not mine. Hindi naman sinasabi ni Lord sa na hindi ko dapat i-share yung journey ko. In fact, it's the opposite. Ang sabi ng Bible, and ni Lord sa akin, i-share ko yung journey ko because I'm doing this, first of all, for myself. I'm doing this also for those who believe, for those who understand me, for those who are impacted by my story, my journey. And marami sa inyo na parang, when they saw my video, they felt seen. They felt na, oh, I'm not alone. Meron din palang miserable. Meron din palang may problema. And nobody in the public, or at least wala masyado in public, that are doing this. And people on social media are just showing off their highlights. But in reality, they're also miserable. They just don't show it. In this life, we will all have troubles. We will all have misery. And that's just it, because we live in a fallen world and it's not gonna end until bumalik si Jesus Christ to wipe away our tears. So, kung ano man yung kaya kong gawin in my own to bring awareness that may mga ganito, no matter how successful may you look, if you find there is a God-shaped void in our hearts, if you find that void sa ibang bagay, you will always be miserable. Aside from that, all of us have traumas in the past, in our childhood, and most of us hindi alam. Maybe hindi lang ganito ka intense mag-react or magka-episode yung iba, but sooner or later, don't be arrogant because you'll see. And even if I have God, I have traumas, and that's okay. God is in the process of sanctifying me, healing me, and making me like Jesus, pero sometimes fear overtakes. Nakakalimutan ko. And you know, when emotions are just too much, it happens. So my point is, I'm not doing this for those who don't understand, but I'm doing this for myself and for those who do. I just have to say it. Unahan ko na kayo. Kakain pa siguro ako, but I gotta go. By the way, I got these glasses from Trisha last night. Ito pa yung reason. Ito pala yung reason kung bakit sabi ko, nag-iisa na lang daw kasi ito sa store. So sabi ko, pahiram na lang muna kasi gusto ko siya. So ito pala yung dahilan para I'll be gorgeously miserable today. It hides my eyes. So
stressed but well dressed. Ito talaga yun. Ito yun, epitome ng stressed but well dressed. Nasa Medical City kami. And nag-aantay ako for emergency. Nakapila ako for emergency. Namunti kami pa kami hindi matuloy sa hospital. Kaya nagalit ako kay Justin kasi pagsakay ko sa Kosya, akala ko papunta kaming hospital. Mga after 40 minutes, na-realize ko, sabi ko, saan ba tayo papunta? Bakit nasa QC na tayo? Yun pala, mag-church pala kami. Hindi man lang sinabi. And sa tingin niya, gusto kong mag-church talaga yun na to. Sabi ko, akala ko ba mag-hospital? Yun yung sinabi mo, yun yung expect ko. Kaya naghanap kami ng hospital. Yung first na pinuntahan namin, walang doktor. Kaya nasa Medical City kami, may doktor daw dito ngayon. So, tingnan natin kung ano mga test yung gagawin. Kailan po kayo nag-discontinue mag-lecture, bro? 2021 ng ano? Hindi po. Was it something na discontinue yourself? Or were you advised to discontinue? Ako lang. Since when have you been diagnosed? I have a suspicion na may CPTSD ako, pero sabi ng psycho, it's too early to say. Ah, okay. But I know sarili ko. So, sa mga niya, mga antidepressant lang, mga anxiety lang. And last year lang to lahat, yung mga workup mo. Or yung mga consult mo sa psych, last year 2020. Lang. 2020. I'll call psych now so that they can talk to you. Okay, thank you. So, bipolar na naman daw. Last year. Depression. Ewan ko na. Yung second medication, tuwing kailan na siya kailangan din? When you start feeling very restless, like galaw ng galaw, issues sa paa siya. Or yung tongue mo, biglang you can't move it. That's when you take... Yung minsan sobrang aga ko na lumalabas, tapos nag-edit na ako. Kasi yung ideas ko, kailangan kong... Pero hereditary yung... May genetic component pag mga mood dysregulation. Finally, we're going home after 4 hours. Ito na yung pinakamatagal na psychiatric visit ko. But sobrang nice naman ng Medical City. Ganda. Mas mahal yung pagamat ni Kiki. Magkano? Magkano binayaran mo? Mas mahal pa yung pagamot ng pusa kaysa sa akin. Sana ganun mo lang. Kasi aasikas na yung kaagad eh. Yeah. Uy! May ganito sila. It's so nice. Ay nga rin. Bye ka? Gamot ko. Teka. Alam niyo dito ako dati. Dati oncology. I forgot the tawag sa work ko. Product specialist pala tawag dati sa work ko. So may doctor ako dito for onco. Feeling ko hindi ko na kailangan na gamot, but feeling lang yon, kailangan ko pa rin mag-take para ma-stabilize yung mga abrupt and violent behaviors ko or mood swings. Ito yata yung sinasabi nila mad genius pala. Mad geniuses, sabi ni Aristotle. So, si Justin nasa Watson's. So, ito yung antipsychotic drug ko. Pang dopamine. Doon na lang po. Nasaan? Ito din yung mga sa schizophrenic. Ano? Kaya ni Stricken. Isa. So cool. Go. Wow! Ay, init ah.
November 11, time check, it's 9:20, my first take ng antipsychotic. Slow muna daw. Small doses, tapos mag-increase. Naalala ko yun eh. Depahod, parang ano po siya eh. We are home and tignan mo kung sino nandito. Hi. Kakulay ko yung puan. Anyway, hi guys, time check. It's 1:06. It's the day after our hospital visit. Let's talk about my diagnosis. I was diagnosed with bipolar disorder. 2, actually, I felt like I was caught off guard nung diagnosis kasi although feeling ko may CPTSD ako, based on sa mga experience ko in the past, feeling ko meron talaga akong CPTSD, so that's complex post-traumatic stress disorder. So it is a condition where you experience some symptoms of PTSD along with some additional symptoms such as difficulty controlling your emotions, that's me. Feeling very angry, that's me. And distrustful towards the world. So, noong hindi pa ako nag-heal for life, this is like me, so me. I live this, I breathe this every day. Pero noong nag-heal for life ako, medyo nag-improve yung mga symptoms ko. Especially when I spend time, matagal with the Lord talaga. But kahapon, I felt I was really, really, really mad to a point na parang hopeless na yung nasa mind ko. Na parang, oh my gosh, wala na tong solution, hopeless na to, miserable na yung buhay ko. So, nag-shutdown yung yung logic ko. Ang naging in control lang talaga is yung amygdala ko, yung fear center ng brain ko, which is yung effect niya sa akin, nagwala ako. As in, sobrang nagwala ako. Hindi yun first time kasi nangyari na yun sa akin few times. Yun nga, hindi naman siya everyday ganun ako or normal sa akin. Few times lang, yung tipong pag hindi ko na kaya talaga yung emotions na parang nalulunod na ako, mga ganun lang. Nung nagpa-psych ako few years ago, siguro mga 2019 or 2020, yung doctor ko kasi noon parang isang oras lang akong kinausap. Meron agad siyang diagnosis na, oh, depressed ka. So, binigyan niya ako. Nung una, parang anxiety, depression, yung pill. And then, take ako, ganyan. Tapos parang wala akong belief, so nag-stop ako. Tapos, nung nag-episode na naman ako, after few months, binalik na naman ako sa psych. Tapos, binigyan ako na, this time, wala nang anxiety, depression na lang, antidepressant. So, noon, that's the Lexapro. So after noon, ilang months ko siyang ininom. Every month din akong consistent na nagto-talk therapy sa psychiatrist ko. Feeling ko hindi naman ako depressed ng mga time na yun. Or pwedeng depressed but high functioning na ako kasi gumagawa pa ako ng vlog almost every day, ha. Kung depressed ka, parang you don't have that kind of energy, 'di ba? So, feeling ko may possibility na na-misdiagnose ako. But, sabi naman ng doktor kahapon, it's possible na depressed din talaga ako noon. Pero, nagsistart kasi yung bipolar minsan sa depression. And then, depression, this time nagmamanic ako. Something like that. Anyway, so ano feeling ko? Tanong ko sa sarili ko, ano ba nararamdaman ko? Actually, it feels good na napipinpoint or na nakikilala ko or at least with the help of the doctor na pinpoint ko ano yung problem or issue para based doon makagawa ako ng plano or strategy on how to manage the disorder, a bipolar disorder, but I heard wala dong cure but you can manage. Now, people might think yung mga iba, yung mga hindi naiintindihan yung mental health, they will think that mind over matter lang yun. But no, it's not. It's a physical
illness. As in, para siyang diabetes, para siyang taas yung cholesterol. Nung una, nag-question ko na parang, hala, akala ko hindi na ako magiging, mag-react ng ganito. Ano nangyari? Parang hindi ba effective yung mga Heal for Life ko, Lord? Pero the Lord comforted me na hindi porket na-stumble ako or nag-fail ako, wala nang silbi lahat ng mga progress ko in the past. It's just that I am human. My brain is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. So that's exactly what I felt. Na even if I love the Lord, because of so much intense fear na naramdaman ko, nakalimutan ko si Lord. Nakalimutan ko yung word. Kaya pala, ang mortal enemy ni God na sin is fear. Because fear is the opposite of love. God is love. Whenever fear conquers us, nababaliwala yung love ni God. And if you think about it, lahat na issues, problematic behaviors, problematic issues sa mundo, boils down to fear. Like, fear really is the cause. For example, insecure ka, or ingitera ka, or arrogante ka. Yun lang yung parang, kumbaga, yun yung nakikita mo. But deep inside, when you really examine the heart, doon makikita na, ah, kaya siya insecure kasi may fear siya. Ah, kaya siya arrogante kasi may fear siya na if hindi niya ipiprove yung sarili niya, wala siyang value or insignificant siya. Yung mga ganun. So, ipagdasal nyo rin ako. Sabi ko nga sa last vlog ko, diba, na Lord, paturo naman ako paano ba yung love. Kasi hindi ko alam paano yung love. And this experience, this episode, is just a reminder that malayo pa ako sa, like, fullness. But I'm getting there. I will get there. Because I believe that He who started a good work in me will not stop until matapos niya yung project niya sa heart ko. Don't pity me, don't maawa ganyan. Kasi it's not something na kaawaan. It's just normal sickness na nasa brain. Hapon, parang I was hoping na makakita ko ng merong brain scan para makita ko yung corpus callosum ko kung gano'ng kanipis. Kasi based dun sa Heal for Life namin na discussion. Yung right brain, di ba next na-explain ko ito, yung right brain is the emotional brain, the left brain is the logical brain. And then, there's corpus callosum sa gitna na nagkoconnect ng dalawa kasi God created us with right and left brain. Mali yung notion na tao na, oh, ano ka, right brainer, left brainer? Kasi dapat, left and right brainer tayong lahat. Like, ideally, dapat yung dalawang yun ang gumagana. Although, yung right brainer is the creative brain, but it's also the emotional brain. So, we need the logic para when emotions is too uncomfortable, kaya i-explain ng logic yung nangyayari. But what happens is that when the amygdala, yung part ng brain, yung fear center ng brain, is na-trigger ng sobra-sobra, i-kick out niya yung left brain, itatapon niya yun sa window, and ang magkocontrol na lang ng body mo is the right brain, which is the emotion. So that's what happened to me. Magpapa-CT scan ako next time. So, syempre, kahapon, first time kong narinig na bipolar ako, so nag-research ako, and it reminded, bipolar disorder is actually a blessing and a curse. It's a blessing because it makes you creative, really, really, really creative, and maybe that's why I'm creative. But, if you don't know how to manage, yun, medyo may madness. Tawag ni Aristotle dun, mad genius. Article by Molecular Neuropsychiatry. Bipolar disorder is a severe lifelong mood disorder for which little is currently understood of the genetic mechanisms underlying risk. Okay, bipolar disorder is a severe mood disorder that is characterized by alternating states of major depression and mania. Mania is accompanied by pathological elevations in energy, mataas na energy, which happened to me kahapon, ang dami kong energy magwala, and mood, racing thoughts and speech, so ang bilis kong mag-isip. On a normal day, ang bilis kong mag-isip. So, kailangan kong isulat kasi nawawala yung mga ideas minsan.
and speech. So may mga times kapag galit ako, mabilis ko magsalita, or kapag mataas yung emotions ko, mabilis akong magsalita. A decreased need for sleep, ito naramdaman ko to. Kaya pala nung last few months, may mga times, like August kasi nagsimula ako na mag, first things first in the morning, magbabasa ako ng Biblia. Whatever it takes, magbabasa ako ng Bible. Pero before that month, para mga July, June, ang ginagawa ko is alas dos, alas tres, nagigising ako. Tapos biglang may idea akong may isip na hindi na ako makakatulog kasi may mga ideas ako na, uy, pwede ko itong gawin. Vlog ideas, ito yung gagawin kong shots, ito yung ganito, ganyan. Nagagawa na ako ng film dito sa brain ko na hindi na ako nakakatulog kasi nag-iisip na lang ako ng gagawin sa vlog, or nag-i-imagine ako ng mga ibebenta ko or mga kung ano-ano mga ideas, ganyan. And then sometimes, hindi pag hindi ko talaga kaya, bumababa ako, pumunta ko dito sa studio at nag-e-edit ako ng alas tres ng madaling araw. Gising ako, ano na ako na nakatulog na, tapos nagigising na lang. Parang mga ganun. Pero ang weird lang talaga pag parang nagising ka, tapos hindi ka na makatulog. Ang pangit sa feeling kasi alam mo puyat ka, pero ang alert ng utak mo yon. Grandiosity. So ito naman yung, ang tingin mo ay invisible ka, na parang kaya mong gawin lahat. Ang galing-galing mo, ganun. Although dahil may pagka-insecure ako dati, hindi ako masyadong ganito, pero may mga instances ako na may ganito. And then, risk-taking. Ito, connected dun sa kaya ko yan, grandiose. Kaya ko din, like, give up lahat for that one big idea in my head. For example, ilang beses na akong nag-stop or mag-quit sa work. After I graduated, lumayas ako ng bahay dahil na-trigger ako. Dahil sabi sa akin ng mama ko, ano ba yan? Aalis kami, magta-travel kami. Tapos, parang pasakay na kaming kotse. Sabi ko, ay, iihi pala ako. So, nagalit si mama. Sabi niya, ano ba yan? Kayan ka pa umihi kung kailan palis na tayo. Dapat kanina pa. So, parang na-trigger ako doon. Nagalit ako. Tapos sabi ko, hindi, umalis kayo na wala ako. Pumunta ako sa bahay. Siyempre, umalis na sila. So, ako, naglipit ako ng gamit. Lumayas ako. Tapos pag uwi nila sa travel, wala na ako doon. Ganon. And then, so, dahil lumayas ako, naghanap ako ng work. Kasi noong una, nakitira lang ako sa kuya ko. Kailangan ko na mag-work kasi paubos na yung ipon ko from mga commercial modeling. So, na-meet ko yung Century Properties. Doon ako nagbebenta ako ng mga high-end condos. Trump, Century Spire, basta yung mga nandun kami sa high-end department. So, after 6 months, parang na-realize ko, shocks, ayoko nito. Ayoko nitong lifestyle na to. Puro pera-pera, walang ano, ganyan. Para ang babaw, walang deep something that I believe in. So, nag-stop ako. Mayabang ako kasi madami kong kita or benta na condo. So, may ipon ako, ganyan-ganyan. And then, a few months after, may nag-offer sa akin ng managerial position. Malaki yung sweldo sa PhilInvest naman. So, pumayag ako. And then, nag-albang ako, PhilInvest, ganyan. And then, na-meet ko yung boss ko sa ONCO. Nag-product specialist ako. Tapos yung boss ko, hindi kami magkasundo. Lagi may nag-aaway, nagsisigawan, ganyan. So, umalis ako. And then, that time, I think may kotse na pala ako. Kasi nung nag-PhilInvest ako, nakabili na ako ng kotse. Tapos, may na-meet ako, nagka-boyfriend ako. Tapos biglang, habang may boyfriend ako, binilikan ako ng boss ko. Sabi niya, hinahanap na daw ako ng mga doktor. Namimiss na daw ako ng doktor. Bumalik daw ako. So, bumalik ako. 6 digits ang monthly ko. Then, nakita ko na naman. Nag-aaway na naman kami. Ayoko na naman. Ganun yung cycle ko. Ngayon, sa last kong work is yung kay MA. Yung sa boss ko as EA. Maliit yung sweldo, pero consistent naman. And yun lang, hindi ako masaya. Pero nagka-commercial ako. Doon ko nakuha yung Jollibee. Then, na-meet ko si Justin, and then sabi ni Justin, huwag ka na mag-work, ako nang bahala sa'yo, umalis ako sa work ko, nag-content creator ako. So yun yung story ko, palipat-lipat ako ng work, palipat-lipat ng relationships, grabe ako mag-take ng risk. So isa yun sa mga mania episodes or symptoms ng bipolar. And then, depression, low energy and motivation. This is me, sometimes, wala akong ganang to do anything. I have so many ideas in my head, but I don't have the energy to do them. Insomnia, hindi makatulog. Feelings of extreme sadness, failure, worthlessness, and hopelessness. Ito din, I also feel, or at least felt, these before. Bipolar disorder is strongly familial. Estimated heritability of 60% to 93%. Genetics din siya. And kahapon ko lang napagtanto na yung tatay ko, feeling ko may bipolar. Sabi ko, pa, ba't ka nagsyabo dati? Yung sagot niya,
na-depress ako eh. Tapos, may mga episodes siya na nakikita ko nung bata pa ako na sobra siya magwala. As in, sobra-sobra magwala. Na doon ko nakita na, hala, ganun pala, ganun ako ah, ganun yung nangyayari sa akin ah. So yun, feeling ko, nakuha ko yung disorder na to kay Papa. Based na alala ko, side ng tatay ko, may, hindi ko alam kung kinsa ng mama niya or kapatid, na ang tawag nila, walking encyclopedia, sobrang genius. Sa side naman ng lolo ko, meron naman silang kapatid na sobrang genius din. Sobrang talino. Parang yung term nila, mad woman, ganyan. Malaking possibility na nakuha ko. So I'm praying na, bago man ako mag-baby, i-heal ako ni Lord completely. Sabi ni Aristotle, no great genius has ever existed without a strain of madness. This just means that bipolar disorder is actually a gift. It makes you a genius. Ang twist lang doon, meron ka ng konting madness. So, kanya-kanya na lang manage yung madness na yun. Ako personally, I really, really need to depend on the Lord because if not, if I don't fill my mind and my heart with His word, ang nag-feel nun is yung mga lies and accusations ng enemy and distractions ng mundo. Yung mga pleasures ng mundo, they harden the heart. And when your heart is hardened, hindi natin naririnig, or hindi ko naririnig yung voice ni Lord. Na feeling ko yun yung nangyari kahapon. Sobrang nag-hardened na yung heart ko sa sobrang fear. Hindi ko na narinig yung whisper ng Holy Spirit. Mahaba tong article na to, siguro tsaka ko na i-share sa inyo kung may matutunan ako. Because I'm kind of busy today. Marami akong nire-replyan din sa mga inquiries sa aking new business venture. By the way, nakabenta ko ng 4 kahapon. So thank you so much for supporting my small business. I'm so, so grateful. And also, I'm so grateful to you guys for just being there for me, rooting for me, supporting me. And naiiyak ako kasi I really feel in my heart your support. Yung mga replies nyo, you guys are blessing to me. Sobra. So yun. I'll see you next time.